Mikey Williams mga bro, gusto nga bang lumipat sa SMC Group at Justin Brownlee tanggapin na? Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So matapos nga ang kinakaharap ni Mikey Williams na isyu patungkol sa paglalaro sa ating national team na Gilas Pilipinas na nanghihingi umano ito ng malaking sahod, hindi nga rin ito naglaro sa EESL para sa kanyang mother team na TNT Tropanguiga. Kahapon lang mga bro ay may lumabas ngang balita na hindi na nga daw ito maglalaro ngayong Commissioner's Cup due to contract issue. Well, para sa akin mga bro, may hint na nga na posibleng ma-silent ban itong si Mikey Williams sa ating pambansang liga na PBA. Kaya posibleng isa din ito sa mga rason kaya hindi ito maglalaro ngayong Commissioner's Cup. O talagang hindi lang sila nagkasundo sa presyo kaya nagka-contract issue ito. May mga bali-balita nga sa social media mga bro na baka gusto na nitong lumipat sa SMC Group, particular na sa isang crowd favorite team na Barangay Ginebra. Magaling naman talaga itong si Mikey Williams kung talent lang ang usapan, kaya pwede naman sanang ibigay ng TNT Tropanguiga ang demand nito kung gusto pa nilang magkampyon. Dahil nakita naman natin kung gaano kalaki ang impact nitong si Mikey Williams sa kanilang naging kampyonato, diba? Sa kabilang banda naman mga bro, Justin Brownlee tanggapin na. Matapos nga ang press conference ng PBA kahapon, nagsalita na nga itong si Boss Al Francis Chua patungkol sa status ni Justin Brownlee mga bro. Dahil nga sa kabubuhan ng China, naging alanganin patuloy ang paglalaro ni Justin Brownlee ngayon sa ating pambansang liga na PBA. Dahil kahit mapatunayan ni Justin Brownlee mga bro na inosinti siya at galing lang sa gamot ang nakuhang sample sa kanya, mayroon pa rin siyang 1 to 3 month suspension. Ayon nga kay Boss Al Francis Chua mga bro ay hindi na sila magpapasample B dahil doon lang din sa kalahati ng naunang sample kukuha. Pero para sa akin, kung mapatunayan man ni Justin Brownlee na galing lang sa prescribe ng doktor niya sa US yung nakuha, sana bigyan na lang nila ng exemption itong si Justin Brownlee bilang ganti na rin sana sa mga naging tulong niya para sa ating bansa. Laking bagay nga ang pagbawi ni Justin Brownlee sa gold medal noong SEA Games at gold medal sa Asian Games. Kung susumahin mga bro, wala namang batayan sa laro ni Justin Brownlee ang nakuhang sample sa kanya dahil hindi naman enhancing drugs ang cannabis. Malaki naman talaga ang chance na kasama ito sa gamot niya dahil may mga iilang gamot nga sa US na may halong cannabis dahil sa pagkakaalam ko, legal nga ang cannabis sa US kapag ginawang gamot. Sana lang talaga mga bro magbago pa ang isip ni Kumi na bigyan niya ng exemption itong si Justin Brownlee. Kayo mga bro, ano masasabi niyo tungkol dito?